Ngayon pa lang tinitingnan na ni Elsa Nugid online ang schedule ng mga sining ipapalabas bukas sa ilang sinehan sa Metro Manila. Bago raw magka-COVID-19, tatlong beses daw silang manood ng sine ng kanyang asawa kada buwan. Naputol ito na magka-pandemya, kaya excited na raw siyang magbalik sinehan. Ay naku, marami pong matutuwa niyan, ma'am. Kasama po kayo. Ay syempre ma'am, kaming pamilya, ma'am. Sa sinehan sa mall na ito sa Maynila, abala na ang mga tauhan para sa pagbubukas nila bukas. Ang bilihan ng tiket, nililinis. Para hindi magbanggaan ang mga tao, iba ang pasukan at labasan at iisang direksyon ang paglalakad. 334 na tao ang kasya sa sinehang ito, pero 163 lang ang papapasukin. Ang mga upuan, nililinis gamit ang UV vacuum. Para masigurong may distansya sa pagitan ng mga manonood, minarkahan na yung mga silyang hindi pwedeng gamitin. Kung manonood ka ng sine rito, wala kang katabi at wala rin tao sa harapan mo at sa likuran mo. Bawal muna ang mga bata. We are requiring po na fully vaccinated po yung mga guests po natin. Also, we are maintaining po the minimum health standard po. Kung noon, pwede magdala ng pagkain at inumin sa loob ng sinehan. Ngayon, tubig lang daw ang papayagan. Unfortunately, there's no food allowed. We're accepting po sa tubig po para for hydration. May mga mag-iikot sa sinehan para masigurong lahat ay nakamask lagi. Limitado lang ang screening schedule dahil maglalaan ang oras para sa disinfection ng sinehan pagkatapos ng kada screening. Yeah, bigger intermissions po to cater po for disinfection and sterilization po ng ating mga cinemas po. We are using fresh air po for well-ventilated po. Bilang pag-iingat contra COVID, pwedeng mag-book online at cashless ang bayad. Pero pwede rin daw mag-walk-in at magbayad ng cash. Sa sinehang ito naman, sa isang mall sa Quezon City, may mga alcohol dispenser at thermometer na sa entrance. Pati na safety reminders, QR code para sa contact tracing, at stickers sa sahig para sa social distancing. Minarkahan na rin ang mga upo ang dapat iwang bakante.